Hello mga kabarko, parko is TV and Tips here, and in this video may tuturo na naman ako sa inyo panibagong Android Tips and Tricks tutorial, which is kung saan pag-uusapan natin kung paano natin palalakasin ang mga common speaker ng ating mga Android devices. Mapanong brand, style, or anong version man ng Android yung mismong phone mo ay pwedeng-pwede sa itong mismong gagawin nating method. So kung gusto mong malaman kung paano natin gagawin yan, huwag ka na mag-aalis or huwag ka na mag-skip, then magsisimula ng tutorial after ng intro. Let's go! So mga parko, pahinga muna tayo sa mga phone optimization contents natin sa video na to, okay? So ito ay random video lang naman or random tutorial, which is kung saan sure na sure naman ako na mapapakinabangan ninyo. And for those kaparko na lagi nagre-request ng mga anti-lag script or kaya anti-hang script or kaya mod script, eh hindi po ako gumagawa ng mga mod script mga parko kasi illegal yan. Doon naman sa mga anti-lag and syempre FPS drop pre-script, pwede natin yung gawin, pero kagaya na sinabi ko, if most requested video and kung mag-update agad si Muntun. Kasi kagaya na sinabi ko sa inyo, ang channel natin is flexible for those game like CODM, MLBB, lahat yan. Kasi yan ay papasok sa Android Tips and Tricks Tutorial and ayon yung focus ng channel. So please guys, huwag ninyong i-consider or isipin na yung mismong channel natin is kagaya na nung iba na puro more on Mobile Legends or kaya more on COD. We are flexible mga kapare ko. So lahat ng mga content basta Android Tips and Tricks Tutorial pwede natin gawin. So request na kayo sa ilalim, gagawa natin yan if meron ng time. Okay, ngayon simulan na natin to. Guys, let's go! So mga parko, by the way, available na nga pala yung ating malupit na merch or Hassle Clothing, which is our parko is Hassle Clothing sa ating mismong Shopee. And also, shoutout lang din natin mga parko yung bumili nating malupit na kaparko, which is ang pangalan niya ay isa Nagi D. Herald or D. Gerald. So maraming salamat sa iyo kaparko dahil bumili siya ng dalawang parko is Hassle Cargo Short. So I hope magustuhan mo yung kaparko. Please huwag makalimutan lagyan ng review yung mismong product natin. And for those kaparko na want mag-avail ng ating malupit na parko is Hassle Clothing, affordable, comfortable pa, click nyo lang yung link sa description for the merch distribution. Yun lang mga parko, antay nyo rin yung ating mismo pag-giveaway for this merch, which yan guys this coming month. Let's go! So mga parko, usually kinakailangan lang natin ng isang mismong application para magawa yung method na tinutukoy ko. At ang pangalan ng application na yung mga parko is ang volume boost. Okay? Si volume boost mga parko ay merong kakayahan na pwedeng maguhin or mas palakasin pa yung kakayahan ng smartphone natin in terms of speaker. Pero anyway mga parko, ganito lang siya gamitin. So usually kinakailangan nyo lang siyang i-download and install, and then kapag inopen natin si volume boost, ganito yung una nating makikita sa kanya. So parang ano lang siya, overlay or layout lang siya dyan. So usually una ninyong open yan, hindi ganito yung makikita ninyo, isang bracket lang yan. So para sama natin yung volume bracket, click nyo lang yung settings. And then sa settings part, i-click nyo lang ulit yung settings part. And then mapupunta kayo sa ganito, okay? Kinakailangan nyo lang i-check itong show volume control. So usually hindi yan naka-enable once na unang open ninyo ng ating volume boost. So kinakailangan nyo i-check yan para makita ninyo itong part na to, yung volume boost. So ibig sabihin ito naman yung nag-control doon sa volume ng phone natin. Parang ito lang din yan, yung volume rack natin ito, yan. Diba? Nag-adjust siya using this. And ito naman yung boosting effect niya, which is nasa ibaba. And then this is the warning na gusto ko sabihin kanina. Kasi guys, ang mismong minimum or warning ng ating mismong volume boost is once na umabot na ng lagpas 40% yung pag-set mo mismo ng ating boost sounds or sound boost dito sa ating speaker, medyo risky na raw ito sa ating mga tenga and speaker. Pero usually mga parang kung napapaabot ka naman siya ng 100% at hindi naman siya ganun ka-risky. Siguro nilagay lang ito ng ating mismo mga developer just to make sure, okay? So ngayon, gamitin natin siya. So mga parang kung ito yung sample without using, okay? Without using our volume boost application. So mamax natin yung volume para mapakita ko sa inyo na nakamax yan, and then open natin yung sound. So ganito yung sounds niya. Okay, maganda siya, malakas-lakas pa rin naman, okay? So ngayon, tatry natin gamitin yung ating mismong boost or volume boost. So hinana natin ng konti. Lagay ko lang sa gitna. So punta tayo dito sa ating volume boost. Okay? Sa volume boost part natin, isa-set din natin yung volume nito to 100%. Okay?
And then set natin yung boost features niya to max. Yan, narinig din nyo guys. Ganyan nakalakas siya. Ganyan. Sheesh, ang lakas gagi. Narinig din nyo mga pare ko. So, ganyan lang. Wait lang. Op, op, op. Chill muna. Masyado nang malakas. Medyo nagpa-party na ako dito. Pero anyway, yun lang. Ganun siya kapare ko. Ganun yung effective or effectivity ng ating mismong volume boost. By the way, hindi sponsored tong video na to. Baka isipin ninyo, sponsored to, okay? Wala pa ulit nagpapasponsored sa atin. Pero baka naman, di ba, volume boost. Pero anyway, mga pare ko, as you can see, narinig naman ninyo, okay? Narinig naman ninyo yung mismong kakayahan or lakas ng ating speaker using volume boost. So, ganun siya kalakas mga kapare ko. Halos... totoo yung sinabi nila na medyo nakakabingi nga siya unless itapat mo yan sa tenga mo yung speaker habang naka-max volume, di ba? Pero usually, okay na okay ito mga pare ko, lalo na kung ilalagay mo to sa mga part na medyo bilog, yung ma-optimize yung sound niya and syempre madidistribute siya in one channel lang, which is usually napakaganda gawin nun. Ganun yung konsepto ng speaker anyway. By the way, mga pare ko, ganun lang kasimple kung paano siya ginagawa and also ganun lang din kasimple kung paano nag-work yung ating volume boost. Nakita naman ninyo kung gaano kalakas, okay? So make sure lang kapag gagamitin nyo si volume boost, by the way, eh dapat yan ay nagra-run sa ating background. Once na inalis kasi natin yan, syempre hindi na magbo-boost yan. So hindi na natin maririnig yung gantong sound, sobrang ganda. So minsan pa naglalaba ako, siguro magagamit ko ito si volume boost kasi usually gagamit ko lang niya kanina. So habang nag-intro tayo or nag-outro tayo, ganyan yung sound. So I hope naririnig nyo. Maraming salamat sa panonood. This is your boy, pare ko Steven Tibbs. Maraming salamat sa pagsuporta. Buy our merch, link in the description. Yun lang, peace.